paano mag-change ng decimal number into its fraction form. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is HumorPH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka. Natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. So ayan na nga, pag-uusapan naman natin yung kapaligtaran ng lesson natin kahapon, which is changing fraction to decimal. Ngayon naman, changing from decimal to fraction. But before that, before we get into that, please don't forget to subscribe and click the notification bell and share this video to your friends if makakatulong ito sa inyo. And yun, without further ado, let's get to our lesson for today. Bye-bye! Alright, hi there everyone! Welcome sa ating lesson ngayong araw. So last time, pinag-usapan natin kung paano nga ba mag-change ng fraction to decimal. Ngayon naman, yung kabaliktaran noon. So from decimal, decimal yung given, and we're going to change that into fraction. Now, ano namang tulong nito sa atin, itong basic skill na ito? Baka kasi magbigay si teacher ng mga decimal na isasolve, and dun sa choices niya, ang ibinigay niya ay fraction. So you have no choice but to change that decimal into fraction para makuha mo yung tamang sagot. And pwede rin naman na may mga taong mas comfortable mag-solve ng fraction, kaya yung decimal, they turn that into fraction muna saka sila mag-solve. So, kanya-kanyang diskarte sa math. Now, let us get to our discussion about this one, decimal to fraction. But before that, let us have this practice, itong skill na ito, kasi kailangan natin to sa ating lesson. Now, sa math, napakaraming diskarte na pwede natin gamitin. Kagaya dito naman. Dito sa decimal, pwede naman kasi natin gawin itong whole number o kaya integer. Depende yan sa atin. Now, itong 0.5, mas madali siyang isolve kung hindi siya decimal. Kung magiging siyang whole number or integer. Yung 0.55, mas madali rin yung isasolve kapag ginawa ko siyang whole number. Same as 0.555. Now, paano yan ginagawa? Ganito yan. So, si 0.5, mas madali siyang tignan kung 5 lang siya. Tama? Yes. Mas madali siyang isolve kung 5 lang siya. Now, anong gagawin natin para maging 5 si 0.5? Yes. We're just going to multiply that by 10 para maging 5. What about 0.55? Kung gusto ko siya maging 55, anong gagawin ko? What should or what would I multiply? Alright, times 100 para maging siyang 55. Now, si 0.555, mas madali yung isolve kung gagawin ko siyang 555. Tama? Yes. And para mangyari maging siyang 555, I'm just going to multiply this by 1,000. Ayan. So, di ba? Mas madali yan tignan kapag 5 na siya, 55 na siya, or 555 na siya. Now, ano ang pattern dito sa mga minultiply natin? Let's take a look at the number of zeros. Isang 0 dito, dalawa ang 0 dito, tatlo naman ang 0 dito. And it also goes na, yung 0.5, isa lang ang decimal place. Yung 0.55, dalawa ang decimal place. And yung 0.555, tatlong decimal places. So, ganun lang ang magiging technique natin dyan. So, kailangan i-master natin yung ganung idea. Para mawala yung decimal dito, kailangan mo siyang i-multiply dun sa number na may equivalent number of zero dun sa decimal. Kung isa to, kung isang decimal place lang ito, isang zero lang dyan. And laging 1 to. Kung dalawang decimal places yan, dalawang zero din. Kung tatlong decimal places yan, tatlong zero din ang kailangan mo. Kung apat, ay di apat na decimal places. So that's what we're going to do in our lesson for today. Ayan. So we'll use this idea para mag-change ng decimal to fraction. Now let's get to our first example.
0.4. So, sa 0.4, we're going to get its fraction equivalent. Sabi ko nga, we don't want to solve 0.4 na 0.4 na. Kasi, mas madali siyang isolve kapag naka whole number na siya. So, since kailangan natin gawing fraction to, gagawa rin tayo ng fraction talaga. Ayan. So, ito yung gitna ng fraction. So, 0.4, mas madali siya kapag ginawa natin 4. Tama? Anong imamultiply mo sa 0.4 para maging siyang 4? Alright, 10. So, 10 kasi isang 0, ibig sabihin isang decimal place lang yan. Ngayon, yung 10 na yon ilalagay mo siya sa denominator. Again, yung minultiply natin sa 10, naging 4, siya yung numerator. Kung ano yung given, siya lagi ang magiging numerator. Tapos, yung pinamultiply natin, siya yung magiging denominator. So, since you multiply this by 10, so 10 ay nasa ilalim. Now, eto na ngayon ang ilo-lowest term natin para makuha natin yung equivalent na fraction ng 0.4. Let's do this. Now, ganitang pag-lowest term. Hanggang may number na pwedeng makadivide sa 4 and 10, hindi ka pwedeng tumigil. Ayan, let's think of that number na pwedeng makadivide kay 4 and 10. Since 4 and 10 ay both even numbers, so this is divisible by 2. So, divide natin yan sa 2. Hindi lang yung 4, pati rin si 10. Kung anong ginawa mo sa taas, gagawin mo rin sa baba. Since we divide this by 2, divide ka rin ng 2 sa ibaba. Ayan. So, what will be the result? 4 divided by 2, 2 yan. Then, over 10 divided by 2 is 5. At check ulit natin. Yung 2 over 5, is there any number that could divide 2 and 5? Absolutely not. Wala na. Kasi yung 2 and 5 ay both prime numbers na. So, hindi na yan madi-divide ng kahit anong number except sa 1. So, kapag 1 na, yung ipang di-divide natin sa 1 and, sa 2 and 5, so okay na yan. Ibig sabihin, this would be the lowest term of 4 and 10 na fraction. Now, itong 2 over 5, eto na rin po ang equivalent fraction na hinahanap natin sa 0.4. So, the answer here will be 2 over 5. As simple as that. Ganun lang po kadali mag-change ng decimal to fraction. Now, to further analyze or to further discuss this one, let me have another example. Ayan, 0.75. Maybe sa ulo nyo na to eh, kung anong equivalent nito eh. Pero let's try to do it using the step. Ayan. So, we're going to find the equivalent fraction. Now, yung 0.75, mas madali siyang gawin, di ba? So, gagawa tayo ng fraction kung gagawin natin siyang 75. Tama? Alright. Now, anong i-multiply ko sa 0.75 para mag siyang 75? Exactly, 100. Bakit? Since ang 100 may dalawang 0 and may dalawang decimal places ito, siya ang kailangan natin sa ating denominator. Again, kung may dalawang decimal dito, dapat yung nasa ilalim natin may dalawang 0 din. So, that's over 100. Now, etong 75 over 100, ang gagawin na lang natin is to get its lowest term. Tapos, ayun na, tapos na ang usapan. Now, 75 and 100, so let's get the lowest term. Isip tayo ng number na pwede makadivide sa 100 saka 75. Etong dalawa ay divisible by 5. So, divide natin yung 75 sa 5 at the same time, si 100 sa 5. Ayan. So, we'll have, ayan, 75 divided by 5 is 15, while on the other hand, 100 divided by 5 is 20. Now, tignan ulit natin. Kapag wala nang makakadivide, tigil ka na, yun na yung sagot. Pero kung meron pa, tuloy ang ligaya. 15 and 20. Wait, divisible ulit yun sa 5. Ayan, so divide this by 5, divide this by 5. Then, we'll have 15 divided by 5, that is 3, and 20 divided by 5, that is 4. Alright, so ito na yung susunod. Check natin, 3 and 4. Meron ka bang makakadivide or factor na makakadivide sa 3 and 4? Wala na, kasi yung 3 prime na ito eh. Wala na siyang iba except sa 1. So, ibig sabihin, kung wala na makakadivide sa 3 and 4, na common. Therefore, this will be our final answer, 3/4.
So, yung 0.75i, 3/4. Now, yung process natin medyo mahaba. May shortcut pa dyan. But, you need to master yung pagkuha ng GCL. But, I prefer to do this kasi nga, wala naman talagang rule na sasabihin sa inyo na, ayan, divide mo agad sa 25. Strictly, ganun ang gagawin. Hindi naman. For as long as makuha mo yung final answer, that's fine. Kung anong process na gamitin mo, mas, kung saan ka mas comfortable, gawin mo yung bagay na yun. But, kung master mo yung GCF, pwede mo itong i-divide agad sa 25. Divide mo yung 100 sa 25, then you'll get 3/5. Malalagpasan mo lang itong second na process natin. Ngayon, dun sa mga nag-start pa lang na alamin itong lesson natin, so ganun tayo, paunti-unti, hanggang sa makuha mo yung final answer. Slowly but surely, make sure na makukuha mo yung tamang sagot. Yun naman ang magmamatter to get the final answer correctly. Okay, so the answer here is 3/4. Ayan, so we're done with the examples. Now, it's your turn to answer our humor drill. Now, kung kailangan mong balikan yung lesson, you may do that para maging ready ka dito sa humor drill natin. So, 3 items lang naman ito. Then, I'll give you time to answer. Okay, number 1, 0.8. Number 2, 0.08. Number 3, 7.35. Now, I'll pause for a while, then I'll get back to you to give the answers. Then, if ever that you still need time kasi hindi ka pa tapos mag-solve, then feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time is up. So let me give you now the answer for numbers 1 to 3. Start with number 1, 0.8. So let's get the fraction equivalent to 0.8. Again, so hindi ko kailangan isolve yung 0.8 na gantong form. So mas magandang gawin natin siyang 8. Tama? So yung 8 sa numerator natin siya ilalagay. And kung ilang decimal place ito, which is 1 lang naman, so yun lang din yung number of 0 na makikita natin sa ibaba. So, what did you multiply to 0.8? So, 10. And it 10 din ang nasa ilalim natin. Again, yung 10, siya yung number na multiply sa 8, ay sa 0.8 para magiging siyang 8. Ganun. Ayan. Tapos, get the lowest term. Kung kaya pang i-lowest term, i-lowest term. Pero kung hindi na, ito na yung sagot. But 8 and 10, meron pa yung factor na makaka-divide. And that is 2. Divide natin. So 8 divided by 2, that is 4. And 10 divided by 2, that is 5. Ayan. Next, check naman natin si 4 and 5. Is there any number that could divide 4 and 5 except for 1? Wala na. So wala na siyang common factor pa. So kung wala nang common factor, tapos ang usapan, 4 over 5 is our answer. Ayan. So, 0.8 is equal to 4 over 5 in its fraction equivalent. Next, let's have number 2. Ito medyo tricky, di ba? Kasi dito nagkakamali yung karamihan. Akala nila yung 0.8 saka yung 0.08 ay magkapareho. That's totally different. So, let's have it here. So, let's see kung ano nga bang pinagkaiba ng value nito dun sa value natin sa una. Ayan. So, since dalawang decimal places yan, so we'll have to multiply this by 100. Tama? Kapag nag-move tayo ng dalawa, matitira ay 0.08. Eh, ang 0.8, 8 lang naman. So, 8 na lang ang numerator natin dyan. And, since you multiply this by 100, yung 100 nasa ilalim. Ganun. Then, lowest term natin. Ayan, si 8 sa kasi 100 divisible sa divisible sa 2. So, divide by 2. 8 divided by 2, that will give us 4. And 100 divided by 2, that is 50. Next, divide pa natin kung kaya pa. Is there any number that can divide 4 and 50? Yes, meron pa. Since
These are both even numbers, divisible pa yan sa 2. Ayan. So, divide ulit. 4 divided by 2, that is 2. 50 divided by 2, that is 25. Meron pa ba? 2 divide 2 and 25. Is there any number that divide 2 and 25 except for 1? Wala na. So, kung wala na, tapos ang usapan, the answer here is 2.25. So, clearly, magkaiba si 0.8 sa 0.08. Kasi si 0.8 kanina, ang fraction, equivalent niya ay 4 over 5. While ang 0.08, that's 2 over 25. So, huwag kayong ma-delete doon. Last one, 7.35. Paano ito may number na sa unahan? Don't worry about it. Madali lang din yan. So, ganon. So, hindi kasama sa bilang yung 7 sa unahan. Of course, we're just going to count yung dalawang decimal place dito. Ayan. So, ang gagawin natin dito, hindi naman kasi problema si 7. Tama ba? Sa frac dito sa atin. Kasi we're just going to change decimal to fraction. So, kung decimal lang, disregard natin muna si 7. Si 0.35 na lang ang ating gagalawin. So, here's what we're going to do. So, pakpan si 7, wag niyong papansinin. Ang gagawin natin is si 35 lang. So, what will we multiply para maging siyang 35? 100, di ba? So, ito, 35 sa taas. Again, tinanggal ko muna si 7 for the meantime. Ibabalik natin yan sa final answer. So, disregard 7 first at the moment. Then, paano naging 35 to? Of course, because we multiply this by 100. So, yung 100, nakalagay sa ilalim. Next, is there any number that you divide 35 and 100? Of course. So, that's divisible by 5. So, divide by 5, both 35 and 100, that will give us 35 divided by 5, that's 7. 100 divided by 5, that is 20. So, that's 7 over 20. Tuloy, 7 over 20, is there any number that divides 7 and 20 except for 1? Wala na. Kasi yung 7 is a prime number already. So, therefore, ito na yung magiging sagot natin. But, itong 7 over 20, dun lang yan sa 0.35. So, anong gagawin natin dun sa 7? Ilalagay mo lang po yan dito sa unahan. Diba? Magiging mixed number ito. Lagay mo dito yung 7 sa unahan. San galing yung 7? Yung 7 na dinisregard natin yung una. So, the answer here is 7 and 7 over 20. Ayan. So, mas madali yun. Ganito kasi, kapag ginawa natin itong 735 over 100, mas mahirap sa atin. And makukuha pa natin sagot doon ay improper fraction, then we'll change that to mixed number. So, we don't want that to happen. So, mas madali, disregard mo na yung number sa unahan, then yung decimal lang ang ating pag-away-awayan or pag-tulong-tulungan. Ayan. So, the answer here is 7 and 7 over 20. Now, that's it. So, I want to know your score. Please comment it down below. And if you think na makakatulong ito sa mga friends mo, please do share this to them para alam din nila yung lesson na ganito. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you! So ayun, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if it did, please do share this to your friends na nangangailangan ng itong lessons. And don't forget to subscribe. Yes. And don't also forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.